guys, pupunta tayo dun sa isang auto supply, which is the Kambal Auto Supply. And kukuha na natin yung pang change oil natin, which is the Delo Gold. So this is a sponsored change oil galing sa kanila. So very thank you. And Delo Gold naman is supposed to be okay naman for gasoline engines. Let's go. Tayo pupunta na dun. Wala na tayong gas. Sana may sponsor din. Soon magre-reduction na tayo para hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-start. Kaya hindi naman siya hard starting. Pinitin lang natin ng konti para bago tayo malis. And ang ano, so yung budget meal change oil kasi yung sa Delo na pira lang sa magamit sa sakyan. So depende kung lagi nyo gagamit yung sakyan, medyo hindi siya worth it kasi hindi kayo nag-change oil kasi nagbabayad kayo ng labor. So synthetic kayo siguro, pero depende pa rin eh. Kahit na synthetic, change oil mo pa rin sa required month or sa mileage. So ako siguro dahil hindi lang magamit ito siguro every 6 months, sa 4 months or 6 months, and hindi mo nakawaba ng 3,000 mileage eh. So minsan baka 1,000 lang kasi bihira magamit kasi lagi ako nagpumotor. Kaya nasa inyo pa rin kung anong gusto nyong gamitin ng oil, pero ano naman yung recommend naman ng mga mekaniko ng Honda, yung Delo, no? Panglinis naman kasi pwede siya panglinis, pero kung tatakbo kayo goods pa rin yung like Motul or Mitasu, yung mga synthetic amps oil, yung mga ganyan. So kayo pa rin, nasa depende pa rin kung sa mekaniko. So ayan, nandito na tayo. Just wear your face mask. Kambal Auto Supply, Bandan Jegs, alam nyo, shoutout sa kanya sa ating libreng Delo Gold and oil filter syempre. Shoutout sa Kambal Auto Supply. Thank you so much sa ating Civic EK. But just for safety purposes, don't forget to wear your mask. And yun, para makabili na tayo ng mga piyesa-piyesa para for safety. And again, don't forget to subscribe to my channel, FBreezy. Alam nyo na yan, basic. Yan, Kambal Auto Supply ulit. Ito yung signage nya. So ayan na, nakakuha na tayo ng filter and Delo Gold. So let's go home. So makapag-change oil na tayo. So yun, shoutout ulit sa ating Delo Gold and ng filter, na Vic filter. Thankful ako kasi it's my first time na may mag-sponsor sa akin, which is the Kambal Auto Supply, as you can see. So I'm so excited to do this vlog and just subscribe again to my channel. So ayan, cold na yan. Okay, hindi na mainit. Pwede tayo mag-change oil. And ito yung mga kailangan natin. The first one is the oil. Kahit ang prefer nyo use na oil, basta 3.5 liters yung gagamitin natin. So my really usually is 4 liters. And second is the oil filter. The catch basin, the basin kahit anong lalagyan, just to dispose na maayos yung nag-change oil. Tapos wrench, ng liabe, size 17 para sa bolt nung ating oil pan. Tapos pantanggal ng filter. Hindi ko lang tawag ito, basta parang clamp siya. So, and then, of course, jack. Any jack will be jack stand or what. Pero mas prefer ko yung Crocodile jack kasi mas safety and mas for heavy duty siya. Pero jack, normal jack stand is fine kasi magaan naman yung Civic natin. So currently tignan natin. Ayan. Ang dumi na. Ayan, nagandun sa dalawang second hole. That is the required na pang ano ng oil, na level ng oil. So hindi nagbabawas ng langis. So, mamaya clear na yan. So, let's do this. So, marami naman nagsasabi na kaysa pang diesel daw. Low aux naman yan, pang gasoline. Kasi multi-grade naman siya. Ayan, first stroke gasoline engine and mixed fleet. So, okay naman ba sa 10W40, 50W40, or 20W40. And, sabi ko nga, magaling pang linis to. So, huwag kayong mag-hesitate na, huwag yung hesitant na gamitin to. So, kasi okay naman yan. Ano, may benefits pa nga, oh. Tiyo, Envin. Oh. Oh, kaya kung ako sa inyo, hindi ko naman pinapromote yun sa Caltex, pero matagal ko na kasing gamit to. Hindi lang naman
Hindi lang naman ngayon. So, ops naman yan. Legit yan, mga paps. And just to wrap it in, para matapos na yung mga debates nyo kung pwede nga ba to, don't worry. Ayan, magbasa lang tayo, mag-research, magkita ka na na may CF and slash SL. Ang CF is, kung CF lang siya, makikita lang for primarily use for diesel engine. Pero pag SL lang, for gas engine. And dahil sa mga fleet, mixed fleet, tsaka dahil multi-grade na siya, CF dash slash, I mean slash SL. So pwede siya sa gasoline and pwede siya sa diesel. So wag lang puro title or intro yung basahin yung siya buo. Yan, yeah, mula dito hanggang tapos. So ngayon sana maliwanagan kayo after this video and mag-change oil na kayo lagi. It's your choice, kahit anong choice nyo kung anong bibilihin yung oil as long na tama yung viscosity and nasa required or anong gusto nyo, kasi may kanya-kanya, pwedeng may stock, pwedeng tumatakbo talaga sa Clark or BRC, maraming choices, may NA, may turbo, so nasa inyo. Pero ako, matagal na akong Delo Gold user. Ang maganda lang sa change oil ngayon is sponsored tayo, so shoutout talaga sa Campbell Auto Supply dito sa Angeles City, and please subscribe and huwag kayo mag-skip ng ads, and stay tuned kayo sa next video ko para sa mechanics ng raffle. So first step, i-jackstand natin yung kotse dito sa ano, sa, so i-jackstand natin doon para mag-G natin yung change oil. So this is the first step, and pag-iayos na yung jackstand para safety mami, and begin sure na make sure na naka-handbrake, tsaka kung better kung may kalso para hindi umusad ang ating sakyan while doing the change oil process. So ayan, naka kalso na tayo for safety, and ngayon naka jack na. So that's the first step, jack nyo na nasa Civic lowered. So paano makita natin sa oil panel? So let's do this. Ayan, kunin nyo lang ang size 17 na liabe, tapos i-ready ang basin, and then just loosen yung ano para mag leak na. So, okay. Ang bago nyo gawin to, make sure na hindi mainit ang oil. Kung nag-warm up kayo, naglagay kayo ng mga pang clean additives, make sure na hindi mo na mainit para hindi kayo magpasa or what. And mag-gloves kayo just to make sure. Pero in my case, wala maharap na gloves ngayon, so I'm gonna do it on with my bare hands. And just loosen this one. Sorry kung medyo hindi maayos ang pagka-video kasi wala tayong holder. Pero dahan-dahan lang. Just to tighten this one. Just to make sure. Okay. Wait, dahan-dahan lang kayo. Huwag kayo masyadong magmadali. Tabi nyo ang bolt. Yan. Yan nyo lang siya mag-flow. Ayan, ang itim na ng Delo Gold. You can see, sobrang konti na ng drop. So after that, just to make sure na ubos talaga, papaksan natin ang ating engine oil cap. So, open natin para yung pressure na. Ayan. Sayon natin dito. So, fully drained na talaga siya. So, to make sure, let's see ng dipstick natin. Punasan lang natin saglit. Yan, napunasan na natin. Shoot natin ulit. Then check the level. As you can see, wala nang oil. So it's fully, ano na, na tawag dito. So yun, naubos na ang oil natin. Then yung iba, yung mga maselan is i-compressed air nila pa para lang mag-flow talaga. Pero in our case, matagal natin siyang hayaan na open muna just to make sure na wala ng droplets and fully cleaned naman. And usually wala naman residue ang naiwan sa mga rocker arm kasi sa camshaft, lalo ng Delo Gold to eh. So malinis ang Delo Gold and maganda siya maglinis. So yun,
And dapat wrinkle finish mo ng vlog natin ngayon. So, nabitin tayo. So, next vlog, abangan nito. And for the raffle mechanics. Dahil papa-raffle lang tayo. Dahil, as I promise, we got 1,000 plus subscriber. And 1,500 na tayo. 1,500! So, kalahin yun. Expect ko 1,000 lang. Papa-raffle na ako. Pero ang bilis na pangyayari. Kaya yun. So, stay tuned. And wait for the raffle mechanics. And habang nainip kayo, try nyo muna linisin din yung 17 na bolt and then yung engine oil cap para malinis bago nyo ibalik. So, let's clean it first kung meron ko yung mga diesel or gas or kerosene para malinis na siya before natin siya i-thread. So, hindi naman siya mahirap tanggal kasi ang nipis lang ng thread. Diba? So, napakadaling mag-change oil. Makatipid kayo ng 300 siguro. 300 natin change oil ngayon, yung rate ng change oil. Pero kung ito kasi parang Sunday kasi. Sunday na galawan natin pampalis inep. Diba? So, why not? Why not na bigyan natin ng parang DIY Sunday natin yung ating mga project cars. And matututo ka pa. So, madudumihan ka lang nga. Pero kung ayaw mo madumihan and may 300 ka naman, eh, better change oil mo na lang sa mga suking mekaniko at suking mga car shops like the Autoworks. So, shoutout kay Autoworks. Kung gusto nyo magpatono ng mga Civic, Bumiles, Carrera, Autoworks yan. Ano nyo na yan. Madalas ang nangyayari sa mga nag-DIY, ang problem is ito. Pero kung malakas ka naman tanggalin, kaya mo na kayo without this one. Pero may hirap eh. Hirap na walang clam na pantanggal ng oil filter. And ang hirap na kasi dahil napakasikit. At lang tayo makita dito. Hindi. Nakatakip banda. Hirap hanapin kasi tsaka sa ilalim. That's why napakasikit niya pag tatry mo siyang i-grab sa kamay mo. Ang hirap niyang abutin actually. So, mahirap siya. So, dun medyo tricky part ng pag-change oil. Kaya kung ayaw niya munang masugatan or mahirapan, just to pay 300 pesos to do your oil change para sa inyong mga pinamamahal na Civic EK. Well, fully drain na tayo. Ang gagawin natin is, ibabalik na natin yung nut, I mean yung bolt na 17. Tapos natanggalin na natin itong residue ng dumi sa lumang oil para ma-dispose natin ng properly. And then, ang inuna ko, babalik natin yung bolt as I've said. Tapos doon natin tagalan yung filter. Kasi wala na rin madalas laman yung filter din yan. Dahil na-dispose na maayos. So, ayun, nabalik natin ang bolt. Ayun, kita yan, dumi. Ang dumi. Hindi siya malab na kasi hindi naman siya synthetic. And hindi naman tayo laging late mag-change oil. Pero ganyan kadumi. It means, ganyang kalin nalilinis ang undelo. Diba? Kaya mag-change oil tayo. Huwag kayo po kayo yung nag-change oil. The tricky part. Sikip natin. See the blue ones? Yun ang oil filter. Kaya medyo mahirap siya kasi medyo masikip sa mga axles and all. Pero once na sa ilalim ka na, good to go ka na. So tanggalin na lang. And then replace with the new one. So yan, bagong delo. Tapos dumating yung troka natin. Oh, David. Langisan mo yung butas. Bubusan natin yung filter. Ito yung mga kasabihan ng lumang mekaniko. Bibigyan muna natin ng laman. Kumbaga sa sandwich, bibigyan mo ng cheese swiss bago may ilagay doon. Para may pabaon ka. Parang anak mo lang yan, may baon sa eskwela dapat. So yan. Open muna natin. Kasi syempre dahil bago yan. Timing mo lang ha. Huwag mong puno yan. Baka di, kalagay mo ganyan, patatapon lang. So, bibigyan mo na ng konti. Ano lang. Pabaon. Lalangisan mo nga yung butas. Yan. Pabaon. Konti-konti lang. Tapos bigyan natin sa taas. Yan. Tapos bigyan mo ng ganyan. Yan na nag-ala. Alam mo yan, mga Civic boys eh. Ganyan na, ano. Bigyan mo ng pampadulas. Mga pampadulas eh. Yung mga expert kayo dyan, mga Honda Civic na. EK, specifically. Ganyan-ganyan, gustong-gusto nyo. Baka may na-imagine na naman kayo na. Pinalagyan na natin yung filter and yung bolt.
na size 70 sa oil lamp. And this is it. So, lalagyan natin hanggang 3.5 liters lang. So, yung 500 ml extra yun. Dahil, papupuno siya. So, for safety, para hindi matapon, kung may embudo kayo, yun yung gamitin. So, ito, yan. Pero, dahil pro tayo. No. Lagyan na natin. Basta dahan-dahan lang tayo. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU. Sa hindi inaasahan nangyayari, di pa pala tayo pro. So, gagamit tayo nito, ha? Ayan, diba? Smooth, to. Oil na, parang golden piesta. Pwede ba yung minola? So yan, nagtira tayo ng mga almost 600 ml pero dapat 500. Pero check muna natin just to make sure na hindi sobra yung alagay natin. So, check muna ng dipstick. Anasol muna natin ulit. Just para sure. Kulang pa ng konti. Kulang pa sa, kung nakikita nyo, sobrang clear niya. Kulang pa sa second dot. So, ilagyan pa natin yung extra 100 ml. Mga na-close na natin, don't forget. Tapos, okay na rin yung level. Tanggal na natin pagka-jack. So, gagawin natin ngayon is, check natin kung may leak sa ilalim. Which is so far, wala naman nagda-drop. Naman. Ngayon, check na natin. Start natin para makita natin kung yung manubay natin ngayon yan kasi naka-side yung steering it. So let's see kung mati-check engine. Okay, good to go. Yan. So okay siya. Nakita yung oil. So warm up lang natin yan. Yung oil change natin na bago. Okay. Konti na lang natin yung fuel natin pero papakagatin tayo mamaya. So yan. So far, wala. Wala naman problema. Wala naman sensors or naka ano, sa dashboard natin indicator. So it's good to go tayo. Successful ang change oil natin. So ganun na kadali mag-change oil. So yan. So far, okay naman. Inon na natin. Walang leak, walang indicator sa dashboard. Okay naman siya. So yan, medyo na-warm up na. Try natin mong pabumbayan para kung may leak for them. Tapos mag-change oil tsaka mag-vlog. Partneran mo ng Coke tsaka parang malamig. So, pag nag-DIY ka ng linggo, shot kayo katapos with your tropa. Para mga legit na karga yan. Salamat sa panonood mga kapepe at happy Sunday morning sa inyo. And don't forget to like and subscribe and don't skip the ads. Peace.